Kung ang ina ang ilaw ng tahanan at ang tatay naman ang haligi ng tahanan, ang tanong, ano naman ang kabit? Sipisi! Kamusta mga katropa? This is Mark Twain and welcome to my vlog. Sa araw na to, meron lang ang gustong i-share sa inyo na isang bagay na alam ko na mapapakinabangan natin to sa bawat tahanan na pang-araw-araw or ang gabi man, lalo na in times of calamity. Ang solar LED lights na to ay nabili ko sa online through Shopee sa halagang 299, bali dalawa to. Tapos shipping fee niya ay alam ko nasa 50 below lang siya. At ito, dumating na nga siya. Ito na. Mamaya guys, i-unbox natin to. Pero bago yun, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat kasi nasa 11,000 followers na tayo sa Facebook page ko. Tapos sa YouTube ay nasa 190 subscribers. FYI lang guys, ako gumagawa ko ng mga ganitong video kasi gusto ko lang naman magkaroon ng mga memories. Yun lang talaga ang pinaka-purpose ko. Maybe from now, 2 to 3 years up to present, yung parang feeling mo pag nakikita mo yung sarili mo sa Facebook or sa YouTube, yung pakiramdam, di ba, yung ganun, na, uy, ako to ah, uy, si ano to ah, ganito, ganun, nakaka-ano ng pakiramdam. Kaya, kung magkakaroon man tayo ng kita dito sa ganito, eh, thank you na rin. At, huwag tayong makalimot na magpasalamat sa taas dahil lahat naman ng bagay na natatanggap natin dito sa lupa ay temporary lang. Kaya yun. And we're so thankful na rin kasi last month na-confine yung tita ko sa hospital. So yun, nakita nyo naman yung pinost ko sa Facebook. At ngayon, nandito na kami. Almost 1 month kami dun. Sobrang thankful talaga dahil naka-recover na siya ngayon. Nagpapagaling pa siya lalo dito sa bahay. Kaya yan. So, paano guys? Unbox na natin to. Let's do this! So, ayan na guys, na pagsama ko na silang lahat. So, umpisahan muna natin dito sa solar light. Ito yung ating, syempre, ilaw. Ito yung kasama niya, bracket. Based on the product details sa ating seller, itong solar light na to ay kaya niyang mag-provide ng ilaw ng up to 10 hours. Yun. At ito yung kanyang cable at saka yung socket.
And then next, ito namang kanyang panel, solar panel. Ang purpose nito, ito yung nag-consume ng kuryente from sunlight. So, pag tinapat natin to sa araw at ikinabit natin to siya dito, ito yung socket niya. Itong cable niya, hindi ko lang sigurado kung nasa 3 meters siguro to. Wala kasi nakalagay dun. And ito yung kanyang bracket sa likod. So, discarte na lang kung paano nyo siya ikakabit sa likod. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit ito sa labas ng aming tahanan. And this one, the remote, nakalagay dito, auto, so automatic, 3 hours, 4, 5 hours, 8 hours. What? Then ito, on off. So, di pa natin sure kung ano tong iba. Malalaman na lang natin yan pagka napagana na natin yung ating ilaw. Ngayon ay mag-install na tayo ng ating ilaw. Inuna ko muna dito sa loob kasi para mamaya lalabas na lang tayo at doon na natin ikabit sa likod yung solar panel. Nga pala kanina, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkabit ng screw kasi ayun, nakalimutan ko rin. Pero madali lang naman siya. Kailangan lang natin ng tools na Phillips screw. So, ngayon, ito na. Iakyat na ako dito sa taas. Dito ko siya ikakabit. Dahil nga pala, wala rin pala tayong yung barena sana para idikit natin sa dingding. Ginamitan ko na lang siya ng ganito. Sana effective to at sana safe naman siya. Ang tawag dito ay ziplock tapos gunting. Gugupitin lang natin to. Tapos, yun, kakabit na to. Okay, tara. Pasensya na pala kayo dito sa kusina namin, guys. At di pa ako napagugas ng plato. Ang daming kalat. Dito naman tayo sa CR, guys. Ito yung ating LED lights. Lagyan lang natin ng ziplock. Alright. At dahil na-install na natin yung mga LED lights natin sa loob ng ating bahay, ayun guys, oh. Tsaka yung isa kanina dun sa kusina, ngayon nandito tayo sa CR eh. So, ngayon ay pupunta naman tayo sa labas para ikabit natin yung ating solar panel. So, tara guys, let's go! Sobrang taas ng ating paglalagyan. Ayun, no, sa taas. Hindi maabot, eh, kaya utusan ko yung bata na si Tantin para kumuha siya ng agdan. Hindi natin maabot.
Kasi pag nilagay natin sa baba, baka mawala. Kaya mas maganda kung nasa taas. Antay lang natin siya. A few moments later. Ayan na siya. Dumating na yung bata na inutusan natin. Nagdalang hagdan. Oops. Yan guys, nakabit na natin yung isa. Ayun oh. Tapos yung isa naman, dito rin sa tabi. Ngayon naman ay kakabit natin yung ating solar panel to LED lights. Lang. Sana abot. No. Ayan yung ating solar panel guys. Kinabit ko lang siya ng simple dito sa bakod ng aming kapitbahay. Dalawa sila magkatabi. Tapos yung cable niya. Ayan, tapos yung pinagkabitan natin ng kanyang socket, pinasok ko na lang sa loob dahil mahaba naman yung kanyang kable. Ayan, kasama natin si Tantin. Thank you Tantin sa pagtulong sa akin sa hagdanan. Tinulungan tayo mag-install ng ating LED lights. At napapansin niyo guys, yung ating langit hapon na pala. Mga 4:40 na ng hapon. Hindi natin sure kung magagamit natin mamayang gabi yung LED lights dahil kailangan pa niyang mag-charge bago natin siya magamit. So bukas na ulit guys para maipakita ko sa inyo yung ating pagana ng ating ilaw. One day later. Magandang gabi guys, since isang buong araw na ang lumipas, sinadya ko talaga na ngayon ako mag-vlog ngayong gabi na to. Para may pakita ko talaga sa inyo kung gaano kalakas yung kanyang capacity ng ating solar IP67. So kanina, napansin nyo, the weather is good. Hindi naman umulan. So I'm sure na full charge na yung ating solar ngayon. At syempre, sa oras na to malalaman din natin kung talagang sulit yung kanyang presyo na $299 for this product. At ngayon, tara, pailawan na natin. Hawak ko na ngayon ang remote. Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, hindi ko alam kung paano gamitin to, itong dalawa sa baba. So kanina nag-try ako, pinailaw ko siya. Ito pala, ang purpose pala nito, ito ay for high, para lakasan yung ilaw. Tapos ito naman para hinaan. So on muna natin. Ayan. Yan na yung pinaka capacity niya na liwanag. Kapag gusto naman natin siyang hinaan, ay ito lang, mabawas-bawasan mo lang siya dito. Ayan guys, medyo nahina siya. Pero mas maganda talaga kapag naka-full siya. Ayan. Kapag pinatay mo, ganun lang kasimple.
Ayan, guys. Sobrang liwanag, di ba? Kaya na niyang mag-provide ng magandang liwanag sa loob ng ating bahay. Kahit magdamag siya, walang problema, wala kang babayaran na kuryente dahil nga gumagamit tayo ng solar light. Nandito naman tayo ngayon sa CR. Papakita ko sa inyo itong isa nating solar light. On muna natin. Ayan. Tapos, patayin natin yung ilaw sa CR. Ayan, guys. Yung kanyang liwanag. Nakapag-provide siya ng magandang liwanag. Kung gusto niyo naman hinaan, pindutin niyo lang ulit itong sa baba. Ayan, dim na siya, mahina na. Kung gusto niyo naman yung maliwanag na maliwanag, ayan. Tapos gusto niyo i-off. Ayan, guys. Diba? Sobrang liwanag. Let's talk now about the review, guys. So, kung ako ang tatanungin ay para sa akin, sulit yung kanyang price dahil maliwanag siya, maganda naman, and feeling ko tatagal siya. Sana, yun nga, tatagal siya sa amin dahil madalas namin ginagamit ay sa gabi lang naman kami gumagamit ng ilaw sa kusina at saka sa CR. Kayo, guys, anong sa palagay nyo kung para sa akin, this is advisable para sa lahat kasi lalo na in times of calamity, walang kuryente. Ito, hanggat may araw, may sunlight, may ilaw tayo, guys. Kaya yun, malaking bagay itong product na to. Bago ko tatapusin ang vlog na to, gusto ko lang magpasalamat sa inyong panunood at least nagkaroon kayo ng idea para sa isang bagay na to. So yun lamang, guys. See you on my next vlog. Bye!